Babae at lalaking mga OFW, mga kababayan nating patuloy na naghihirap sa kabila nga ng pagtatapos na ng kanilang mga kontrata sa abroad. Ito po ang inyong mga Bantay Kaso mula sa Pilipinas Online, Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation. Mula sa Inquirer.net, Inquirer TV at Radyo Inquirer Online, ako po si Susan Kay. Bantay OCW, Bantay OCW. Bakit nga ba patuloy na naghihirap ang ating mga kababayan sa kabila ng pagtatapos ng kanilang mga kontrata at pahirapan maging ang pagpapauwi sa kanila pabalik sa bansa? Mula po sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, makakausap natin si Ginoong Roger Gomez. Mr. Gomez, kumusta kayo dyan? Ayos lang po, Madam Susan. Good afternoon po. Medyo mahirap po ang kalagayan at sitwasyon ko po. Salamat po sa mensahe ninyo sa amin, kaya natawagan namin kayo kaagad. Ngayon po, nasaan kayo? Malapit po sa airport, Ar-Rabwa, Makarona Road, Jeddah, Saudi Arabia po. Nandiyan pa po kayo sa lugar ng inyong pinagtatrabahuhan ngayon? Sa kumpanya pa yan? Yes po, bali nandito po ako sa Project Operating Company, Al Salim Johnson Control, sa akomodisyon nila mismo po, Madam. Kailan pa po kayo naririyan sa kumpanyang yan, Sir Roger? Bali, nag-start po yung kontrata ko galing sa Pilipinas po. Nagtatrabaho ako under Staff House International Resources, yung agency ko po sa Pilipinas. Tapos agency ko po dito sa Saudi Arabia, sa Ed Instigdam. And then yung project operating company ko po is Al Salim Johnson Control. Bali, natapos ko na po yung kontrata ko, Madam. Nag-start po ng November 29, 2018. Until November 29, 2020, at tinapos ko na po yung entry visa, 3 months. Bali, nag-stop work po ako nung April 29, 2021 po. At inaproba naman ng Al Salim Johnson Control, project operating company ko. Tapos, until noon, Madam, hindi po nila pinaprocess ng agency ko po, yung International for Istigdam. Hindi po nila pinaprocess yung exit ko po. 1 year na po ako ritong nag-standby po simula nung nag-stop work po ako nung April 29, 2021 po. 1 year na kayo naka-standby, walang trabaho at nandyan lang kayo sa yes company po. Na yan? Yes po, bali dinitin po nila ako rito. Wala naman po silang binigay sa akin ng food assistance. Bali, nanghihingi po ako sa kanila. Nahihirapan po ako kasi kung saan-saan na lang po ako manghingi ng pagkain. May mga ibang lahi, Pakistan, saka may mga kasamahan po ako, co-work po, Pilipino. Binibigyan nila ako ng pagkain minsan kung meron sila. Bali, kinakain ko na po pati yung mga expired food and bread para lang makasurvive yung sarili ko po. Bakit ganun, Mr. Gomez? Tapos na yung kontrata ninyo na dapat ay nakauwi na po kayo at sinabi ninyo 1 year na nandiyan kayo, walang trabaho pero nandiyan pa rin sa kumpanya ngayon. Wala po ba kayong pinagsumbungan na kailangan pauwiin ka na? Sabi ninyo ay hindi pinapansin. So hindi kayo nakapagsumbong pa sa ating Philippine Consulate diyan sa Jeddah? Bali, dumulog po ako sa pulo dito sa Jeddah Embassy. Dumulog okay. Po ako nila May 24, 2021. Baka mamaya gawin nila akong hurog, ma'am, kung sa Arabic, kung sa atin Pilipinas is a wall. Kaya nagsumbong po ako sa Pulo Embassy dito sa Jeddah. Kasi ang purpose ko lang naman po is makuha ko yung salary ko, yung overtime. Sa kinaltasan nila ako ng 900 riyal without any reasons, without any absences. Yun, hanggang sa umabot po kami sa Jeddah Chamber Court, na nagsumbong ako na para makuha yon. Hanggang nung time na yon, Madam, is nagdesisyon po yung October 6, 2021, yung Jeddah Chamber Court. Hindi ko po inaccept yon kasi po yung pera na binigay po nila sa akin is hindi po kasali yung return ticket, go back to Philippines, at saka exit visa. Bali, hindi ko po inaccept kasi ang sumbong ko po sa MOI, MOL is binago po doon sa chamber, yung decision po mismo sa Jeddah Chamber Court. Kaya hindi ko po inaccept yun hanggang sa naghintay po ako na i-process sa ed mismo. Lagi po nila akong pinapaasa ng labor care whose name Aileen Manalili po, yung babae, yung labor care ko po sa aid agency na igagawin daw nila, ipaprocess nila. Pinapaasa lang nila ako ng pinapahintay-hintay. Nagsumbong po ako sa Pilipinas, Madam, actually sa PCC.
the same month and year, May 2021 to October 2021, nagsumbong po ako doon sa kanila, pabalik-balik po ako ng Paluap, PCC, POEA, Pilipinas, at saka yung sa UWA, lagi po nila ako pinapaasa na ipaprocess daw, ipaprocess. Hanggang ngayon po, wala naman pong aksyon, madam. Nagsumbong po ako sa POEA Cebu nung May something 2021 year, whose name, Jirisa, sa Cebu po, sa UWA. Hanggang wala daw siyang maitulong po sa akin. So, ang dami-dami nyo na po palang napagsumbungan hanggang dito sa Pilipinas. At yes, sabi nyo, nag-MOL pa kayo, nakapagkaso ka pa sa labor? Yes po, ma'am. Tapos naubos po, naggasto po ako ng 600 real almost kasi pamasahe po pa back and forth. Ito naman yung sa Polo po, ma'am, welfare officer mismo sa Polo Jida, whose name, James Mindula. Tinabihan niya po ako na wala daw siyang maitulong sa akin. Hindi daw magbibigay ng pamasahe yung gobyerno sa Pilipinas about noon sa mga repatriation. Actually, ma'am, nagsumbong ako sa Pulo Jida for repatriation October 10, 2021. Sinabihan nila ako doon ni James Mindula, welfare officer, na i-line up kita. Nung nalaman po niya na wala po ang visa, sabi niya hindi kita ma-isit for repatriation kasi wala po kayong visa. Nagka-visa po ako December 27, validity po yon 3 months until February 25, 2022. Bumalik po ako sa kanila para ipaalam na mayroon na release po ako ng sa agency sa aid ng visa month of January 2022. Yung time na yon, ma'am, sinabihan niya ako na kahit may visa ka, hindi ka pa rin masit for repatriation kasi ang gobyerno natin hindi magbibigay ng pamasahe for repatriation at saka not unless kung magbigay yung agency sa aid mo ng pamasahe, saka ka makauwi. Sabi niya sa akin, simula noon, madam, hindi na po ako doon sa kanya, nakipag-usap. Pero ang sabi niya, nung una, kung may visa ka lang, makakasama ka doon sa repatriation, hindi ba? Tapos yes, nung nagka-visa ka na, sasabihin niya, hindi ka naman pala pwede na gastusan. Kasi may agency naman na nagpaalis sa'yo dito sa Pilipinas, hindi ba? Yes po. Ano po yung agency niyo sa Pilipinas? Stop House International Resources po, madam. Anong year kayo umalis ng Pilipinas? November 29, 2018 po. Dapat November 2020, nakabalik ka na. Nakauwi ka na ng Pilipinas. Height ng pandemic yon. Anong reason? Bakit hindi ka pinauwi noong November 2020? Noong November 2020 po, may agreement po kami doon, madam, na mag-renew po ako ng 1 year. Kaso hindi po binigay nila sa akin yung kontrata na agreement namin na 1 year hanggang sa umabot ng February 5, 2021, mag-i-expire na po yung ikama ko, madam, which is unsafe po yun na papasok ako ng trabaho without other new signed contract. And then wala po akong ikama, madam. Yung ikama is ito po yun. Yung permit mo, oo. Ikama ID, okay. Kung magdatawagin sa atin is national ID po. It's not allowed to go any elsewhere in public area without ikama, residential ID po, kumbaga. So yan ang reason kung bakit hindi ka pwedeng umalis dyan sa kinaroroonan mo. Dahil wala, expired na nga yan, yung ikama mo. Yes po, yun po yung naka-decide ako nung time na yon na hindi nila binigay yung new contract on agreement namin 1 year. Tapos expired yung ikama ko, kaya nakapag-desisyon ako na mag-exit na lang po kasi natapos ko naman din pati yung 3 months na entry visa. After nung November 29, 2020, tinapos ko pa din yung entry visa nila na pagpalipad sa akin hanggang dito sa Saudi. After nun, nag-decide po ako, madam, na mag-exit na lang kasi yung agreement namin na kontrata, hindi po nila binigay sa akin yung new contract at saka yung ikama ko is expired. In-extend po to nila May 9, 2022 until April 26, 2022. Bali, extend lang po ng 1 month. Hanggang ngayon, na-expire na din na hindi pa ako nakauwi. Kasi kumpanya lang ang pwedeng kumuha sa iyo ng exit visa niya, di ba? Yes po, ma'am. Yung sa Ed International for Istigdam po. Pero nung nahawakan mo ulit yung isang buwan na yan, na visa mo, hindi ka na nagsabi sa Jeddah, Polo. Hindi ka na bumalik doon kasi sabi mo hindi ka na hihingi ng tulong. Dahil nga yes sinabihan ka na hindi ka rin nila matutulungan. Tama ba? Yes po, madam. Kasi yun na yung sinabihan nila ako na wala daw silang may tutulong. Bakit ganun po yung kalakaran nila? Yun po yung gusto kong malaman na instead na kapwa Pilipino matutulungan po nila,
Yung iba nga po doon na for repatriation, mga hurob, kumbaga awol, nandun po sa yung iba, walang passport po, nakauwi naman po. Tapos ako, hanggang ngayon is hindi nila na sikaso, kumbaga sinabihan nila na wala daw silang maitutulong sa akin. Pero Roger, alam ng kumpanya na nandiyan ka pa sa accommodation niya na no? Yung lugar ninyo sa camp, nandiyan yes, ka pa rin. Ma'am. Yes po, ma'am. Wala silang ginagawa? O marami ba kayong katulad mo na ganyan ang kaso? Yes po, ma'am. Pero sila, yung iba, is nasa accommodation po ng SAED agency. Hindi po ako bumalik doon kasi hindi naman po pwede na wala naman pong basbas sa kanila na babalik ako sa kanila. Habang hindi naman po ako binibitawan ng Johnson Control dito sa accommodation nila, is dito na lang po ako nagstay kasi yun po yung sabi ng admin mismo na dyan ka lang kasi at least matutulungan ka sa mga kasamahan mo kahit papano. Kaysa doon ka sa SAED, mahihirapan ka doon, sabi po nila sa akin. Eh bakit hindi ka na lang nila pinagtatrabaho? Hindi pa po nakaprocess, kaya dumulog po ako sa inyo, ma'am, baka sakali po, madam, na patutulungan po ako kasi gusto ko na pong umuwi. Kung hindi man ako tatanggapin nila uli sa trabaho ko, wala naman po akong ginagawang masama, wala po akong against the rules of the government. Balik-balik na po rito, pang-apat ko na po to na fourth time ko na po to na abroad. Alam ko po yung rules and regulation na sumusunod po ako sa batas ng Pilipinas na kasi siyempre po kami is dumaan kami ng PDOS pre-departure orientation seminar. So pagdating hanggang dito is sa sarili ko lang po, ang pinaglaban ko lang po is karapatan ko bilang workers. Yung kung ano ang bawal is bawal kasi kung ano pong mangyari sa akin sa trabaho, eh pwede po nila akong ihugas kamay na wala namang kontrata, wala namang bakit ka pumasok sa trabaho. So unsafe po yun, madam, sinusunod ko lang po yung rules and regulation for safety. Okay, ngayon na nag-uusap tayo, ang gusto mo umuwi, makauwi na. Yes po, madam, kung matutulungan po sana ako. Gusto ko. Saan po kayo sa atin? Bisaya po ako, madam, sa Tagbilaran City, Bohol. Bohol, may pamilya po kayo? May isang anak po, 3 years old po. No. Hindi na po. Paano yan? Wala kang trabaho, hindi ka nakakapagpadala. Yes po, hindi na po ako nakasuporta sa kanila. Hindi ko na po alam kung saan sila kukuha ng pagkain. Alam naman ang pamilya ko na kung ano ang pinupunta ko rito. It's about sa pamilya ko para ay suporta, mabibigyan ko sila ng suporta, mabibigyan ko sila ng kabuhayan, magandang buhay. Hindi ko inaakala na ganito mangyari sa akin. Ano pong trabaho niyo dyan? Skilled worker po, madam. It's HVAC technician. Kumbaga sa atin is aircon technician po. Oh, skilled ka pala eh. Ay, alam mo naman kahit umuwi ka ng Pilipinas, may matatrabaho ka rin, hindi ba? Yes po, kung may mga tumatawag po sa akin na pending kasi po hanggang ngayon is nandito pa po ako. Yung mga kasamahan ko po is nakauwi na. Nauna pa po ako sa kanila na mag-stop work, mag-pass ng resignation letter. Kasi yun po yung madami, yun po yung formality. Ngayon ang stop house naman is, sir, ano ka yung lagi lang ako pinapaasa ng resilsadi po, madam. May seat ata ng repatriation. Basta sabi ng mga kasamahan ko nasa SAED agency, ngayon daw yung seat nila Pizza City June yung repatriation, pero wala na po akong contact sa kanila, madam. Pero alam ng Polo, Jeddah, ng ating Philippine Overseas Labor Office dyan, na nandyan ka pa, na hindi ka pa nakakauwi, alam nila? Actually, madam, naglinis po kami ng aircon nung last na pumunta ako sa kanila, month of May, third week, 2022. Pumunta po ako doon kay Sir Ruel Martin, labor attaché. Ano pong trabaho mo, ganyan. Sabi ko, sir, para lang baka matulungan niyo po ako, gusto na po akong umuwi, ganun. Anong trabaho mo? Sabi ko, skilled worker po, HVAC technician. Sabi niya, linisan niyo yung aircon namin dito. Kaya niyo? Sabi, yung kasamahan ko po, Pilipino. Sige sir, basta makauwi lang itong kasama namin. Bahala na kung walang bayad. Kung baga, offer lang yung voluntary offer lang kami na linisan namin aircon niyo lahat at para matulungan. Hanggang ngayon po, nag-zone, wala naman po. Kasi sabi nila sa akin, hanggang hindi magbigay daw yung SAED agency, hindi daw, wala daw silang may tulong sa akin kasi sila lang, SAED lang daw yung magbibigay ng exit visa po sa akin.
kasi yun yung sponsor mo dyan eh. Hindi ba yun yung kumpanya mo? Pero hindi naman sila namagitan para sa'yo. Kumbaga 29 units aircon, binigyan po kami ng pira para may pamigas ako. Kanyan. Bali, ang isang unit po doon is 68 ata yung bigay. Hindi naman kami nanghingi ng pira. Kumbaga, ang purpose po sa mga kasamahan ko na tinulungan nila ako na makauwi. Kaya tiniit ko yung hirap at saka bigat nung aircon. Basta makatulong lang kami at matulungan rin nila ako. Pero hindi pa ako nakauwi. Hindi naman po pwedeng mag-follow up ako doon. Malayo po, madam. Magpamasahe po ako ng back and forth ng territorial. Wala po akong source of income na para mag-follow up ng follow up. Sige po, gusto niyong manawagan, napapakinggan ka naman ng mga opisyal ng gobyerno maging dyan sa Saudi. Go ahead, Roger, nasa iyong pagkakataon. Sa Polo Embassy sa Jeddah, saka dyan sa Pilipinas na POEA, sana naman po magawan niyo ng paraan, magawan niyo ng aksyon para kung sumbong ko po sa inyo, hinanahing na para makauwi na po ako. Kasi mahirap po yung sitwasyon ko dito. Sana naman po matutulungan ako ng POE, ng Polo Embassy. Kasi yung pamilya ko po is labis na nag-aalala na po sa akin kung ano na nangyayari sa akin. Hanggang ngayon, di pa po ako nakauwi. Sige po, lakasan nyo lang po ang loob ninyo. Tutulong din po ang inyong Bantay OCW program para po makauwi kayo sa lalong madaling panahon. Salamat po, Madam Susan. At sa staff ng Pilipinas Online na Bantay Overseas Contract Workers, salamat po sa mga lahat sa inyo. Salamat po, Madam. Mag-text lang po tayo. Anyway, bukas yung ating communication. Makikipagbaritaan din kami sa inyo. Gagawa din po kami ng aming mga pamamaraan para makauwi kayo. Tutulungan po namin kayo. Salamat po, Madam. Maghihintay po ako. Bantay ko po yung messenger ko kung sana po, matulungan niyo po ako. Sana po hindi kayo nagugutom. Makakain kayo ng gusto dyan. Minsan po, tinapay lang po, tiisin ko lang po, tapos tubig para lang makasurvive. Minsan di ako makakain ng bigas. Lakasan niyo po loob niyo ha, para sa pamilya. Yes, sa inyong po, pagbabalik. Opo. Yes po, madam. Salamat po. Si Roger Gomez, mga kaibigan, taga Bohol, yung ating kabayan, pero sa kasalukuyan ay nasa Jeddah pa siya sa Saudi Arabia at hindi pa rin makauwi ang ating kabayan dahil wala pa yung kinakailangan dokumento na hindi naman daw ibinibigay nung kanyang kumpanya sa kabila ng mahigit isang taon na siya na walang trabaho pala at naroroon lang sa kumpanyang ito na wala namang hanap buhay, kaya wala din siya maipadala sa kanyang pamilya. Agad po na nakikipag-ugnayan rin ang inyong Bantay OCW Foundation para po sa agara naman na pagpapauwi sa ating kabayang si Roger Gomez. At para po sa ating update hinggil sa kaso ni Roger Gomez, may isang taon na hindi na pala nagtatrabaho itong ating kabayan, hindi binibigyan ng exit visa ng kanyang kumpanya. Kaagad naman ang kumilos ang Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng OWA, Repatriation and Assistance Division, thank you very much. At agad po na ipadala na sa Jeddah ang kasong ito at inaasikaso na ang agara na pagpapauwi sa ating kabayang si Roger Gomez. So alalay na lang kabayan, makakabalik ka na ng Pilipinas. Maraming salamat sa Department of Migrant Workers, Secretary Ople, at sa ating OWA, Repatriation and Assistance Division. Bantay Kaso Update ng Pilipinas Online, Bantay OCW. Mula po dito sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Basta tandaan natin ha, Ka-Roger, lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, huwag na natin problemahin. Ako po si Susan Kay.